sports saksi, pinagbabato ng plastic cup at binupa ang Philippine Azcals na mga taga-suporta ng tinalo nitong Hong Kong National Football Team sa dapat ay isang friendly match kagabi. Pati mga kababayan nating nanood ng laban sa Hong Kong, kinutya. Narito po ang aking report. Pinagbabato ng mga plastic cup. At binupa. Yan ang dinanas ng Philippine Azcals sa mga fans ng Hong Kong National Football Team na tinalo ng ating koponan sa score na 1-0 dahil sa goal ni James Young Husband. Pati ang ilang Pilipinong nanood ng laban sa Mongkok Stadium sa Kowloon, Hong Kong kagabi, pinag-initan at binigyan pa ng dirty finger. Kwento sa Twitter ni Ida Torres, Pilipinong nanood ng laban, binato sila ng basura, gayon din ang Azcals. Pinagmumura rin sila, sabay bansag sa Pilipinas na slave nation. Pambansang awit pa lang daw ng Pilipinas, dinig na ang mga bu, kaya naiyak siya habang pinagmamalaking hawak ang ating watawan. Kwento ni Azcals team manager Dan Palami sa pagbabalik ng koponan sa bansa. From the start talagang hostile na kasi paglabas pa lang ng players, nagbubu na sila. But we are used to that. Ang hindi lang kami sanay, yung pati national anthem, binubu. Tapos pati yung mga fans na nanonood, dinabato at pinagsasabihan ng medyo hindi magandang salita. Tila malalim daw ang pinaghuhugutang galit ng ilang taga-suporta ng Hong Kong team. Medyo masyado sineryoso ata ng mga Hong Kong fans yung laro. It was supposed to be a friend. Sa mga commentators nila, sinasabi pa na huwag nating kalimutan yung nangyari sa mga kababayan natin dun sa Quirino Grandstand last time. Sa kabila ng insidente, hindi raw nagpapa-apekto ang Philippine Azcals. No, I didn't say that. I was not focusing on that. We are always trying to be a sportsman. Okay. And we were definitely in the second half not positively ruled from the referee side and from the people, but that happens when you play away. Nevertheless, we push through, win the game. That's it. Maraming salamat sa lahat ng supporta dito sa Pilipinas and sa Hong Kong. Sobrang masaya ako. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.